isang maganda at masayang hapon pong muli ang aming bati sa inyo, mga kaibigan. Sa hapong ito, ang ating kaso ay tungkol na naman sa mga aktwal na pangyayaring naganap sa isang babaeng nabigo sa unang pag-ibig, ngunit nagsikap umahon sa nasabing pagkakabigo. Maraming mga sitwasyon ang dumarating sa bawat tao kung saan sila'y napapagitna sa dalawang mahalaga ngunit parang magkatunggaling halituntunin. Isang nakasaad sa batas at isang tinitibok ng puso. Batas o pag-ibig? Alin ang dapat sundin? At totoo nga bang ang dalawang ito ay maaaring magkabanggaan sa larangan ng buhay? Upang malaman, panoorin po natin ang ating kasaysayan ngayong hapon na pinamagatang Kailan ang Simula at Kailan ang Wakas. Kailan pag-asa na sa'yo ang bigay sa piling Eh pare, okay na po kami. Eh after 1 year, medyo kakasundo na kami pare. Bird! Oh, kamusta ka na? Balita ko, nagbukas daw ka ng tindahan sa bayan. Maliit na tindahan lang. Baliwala yung kukumpara sa negosyo nyo ni Sam. Lahat nag-uumpisa sa maliit. Nako, kung alam ko lang na mahusay ko sa negosyo, nung college pa lang, tinanan na kita. Ewan ko ba sa'yo? Sino man niligawan mo yung pinakamaganda sa klase? Si Olive. Pastel ka kaagad. Kung ako niligawan mo, baka sakali naka-first base ka. At saka kita babasirin ngayon. Oo, tingnan mo. Hi, Joeim! Bakit? Gusto na po niyo kasi. Nanay, bisog po. O sige, mag-ingat ka. Si ano bala? Si Olive? Asan? Ay, nasa kusina po nag-aayon. Isang dali ah! Okay. Pupuntahan ko lang si Olive ah. O pare, pinag-usapan natin kanina. Si Apo. Ay, ano ka ba, Olive? Ginawan mo nga yan. Hinahanap nila ang muse ng klase. Okay lang to. Tinutulungan ko lang mga katulong mo para mapadali. Eh, hindi ka na makatulong dito. Bisita kita, ha? Hindi, okay lang talaga. Sige, sige. Susunod ako. Una ka na. Bakit? Naku-conscious ka na naman. Eh, ba't ka nang maku-conscious? Eh, mga klase natin yan nung college. Kumbaga, hindi naman sila iba. Halika ka na! Here. Isipin mo, valediktoryan ako ng klase ng tao. At saka ikaw mga pinakamaganda dyan eh. Pero hanggang ngayon, empleyado pa rin ako sa City Hall. Walang nangyayari sa buhay ko. Eh, ang feeling ko wala namang makwento sa kanila kundi ikaw walang pa ng swerte. Naku, hindi naman importante yan. Gusto ko lang nilang makita. Halika na. Alam mo, dapat na ako nagpunta eh. Naliliit ako talaga. Tingnan mo naman, oh, hindi katulad mo. Ganda-ganda ng bahay mo. Tapos, pati pamilya mo maganda. Una-una lang yan. Kumbaga, napaagal lang ang swerte namin ni Sam. Eh, akalain ko ba naman uulad yung negosyo namin? Kumbaga, minsan, nasa katuwang yan ang buhay eh. Alam mo naman si Sam, malakas ang loob nun. Siguro dapat humanap ka ng partner yung malakas ang loob, ha? Ewan ko ba? Si Ernie. Ako, huwag mong babanggatin yung pangalan nun. Alam mo, kung mag-aasawa ako, gusto ko, maganda na estado sa buhay, tsaka yung pwede na akong iahon sa hirap. Si Rudol! Eh, siya na lang ata ang swerte sa buhay ko eh. Pero huwag ka masyadong umaasa. Eh, mahirap naman makisama kung hindi mo naman masyadong kilala yung tao. Kagaya niyan si Rudolph. Laking, ano yan, Amerika? Naku, mahirap makisama yun. May pagpipilian ba ako? Eh, ang hirap naman sa'yo eh. Lagi ka nagsiself-pity. Eh, ang dami nun naman dapat gawin dyan. Kagaya ngayon, dapat lumabas ka rin, makihalubili ka sa mga kaklase natin. Mauna na ako, hindi ko talaga kaya. Ano to? Sige na. Eh, nung araw din tinutulungan mo. Pinauutang mo ba? Tuloy mo na yan. Salamat pa. O, sige. At saka magdala ka pa ng pagkain para sa nanay mo, ha? Pwede mo, ha? Sige, thank you. Hoy! Hoy!
ganda ng bagong bahay ni Claire. Ang laki-laki! Itong bahay natin. Ako, sala lang ng bahay nila. Pero diba, Nay? Pwede rin tayo magkaroon doon. Sisikap rin naman ako eh. Nay, bakit ba ganun? Parang sila lang ang anak ng Diyos. Ako rin naman nagsisikap, matagal na nga eh. Wala naman akong pinepermisyon tao. Tumutulong naman tayo. Pero bakit di tayo siniswerte? Ang batang ito, huwag mo ngang pagdudahan ng Diyos. Siguro, pagsubok lang ito. Nay, sobra naman atang pagsubok to. Namatay ang tatay. Narimata ng bangko ang ating maliit na bukid. Tapos, tingnan niyo ang sarili niyo. Hindi naman niya tayo pinababayaan, ha? Malakas naman ako. Anong malakas? Kailangan niya na naman ng blood transfusion. Sabi ko naman sa'yo, anak, hindi ko na kailangan yun. Ito nga ang lakas-lakas ko nga. Nay, yan lang ang pwedeng makagamot sa leukemia. Buti nga naagapan pa natin eh. Hindi masyadong lumala. Nay, bakit? Nahihiya ako sa'yo, anak eh. Imbis na ang sarili mo na lang iintindihin mo, nagiging pabigat pa ako. Hindi. Kung mawawala ka naman, Nay, ba't pa ako magsisikap? Saan ko naman ilalaan yun? Tayong dalawa na nga lang eh. Paano naman ang mga sarili mong pangarap, di ba? Imbis na sarili mo lang nga intindihin mo, baka ako pa ang nakakahadlang sa gusto mong gawin. Sa bawat pangarap ko, Nay, kasama ka. Salamat, anak. Hayaan mo, magpapalakas ako. O sige. Para ka lumakas, kainin mo na to. Ha? Tayong dalawa. Pusin mo yan. Sige ang po. Dami nito. Tayong dalawa. Nay, sarap yan. Ay, Nay, bago ko makalimutan, may tumating bang sulat para sa akin? Ay, oo nga pala. Kunin mo na sa loob. Nakalimutan ko kasi hapon na nung dumating. Mukhang galing sa Amerika. Kunin mo sa loob. Okay. Na daw siya. Nay, darating na si Rudolph. Pahikita ko na siya. Darating siya. Ano ba naman yung ayos mo yan? Nay, hiniram ko po to kay Claire. Imported to. Ganda, di ba? Baka naman hindi ka makilala nung kadate mo sa itsura mo. Ti, kailangan talaga na itong ayos ko. Ganito ang mga gusto ng Amerikano. Kailangan moderno. Thank you.
Are you waiting for someone? Mister, nananahimik ako dito. Kung pwede lang, huwag mo akong ipuloyin. Meron kasi akong hinihintay naisip ko baka parehong hinihintay natin. Hindi siguro magkakapalan. Rudolph ba ang pangalan ng hinihintay mo? Ikaw si Rudolph? Bakit itsura mo rito? At saka bakit marunong mag-Tagalog? Pilipino din naman ako My father's American, pero nanay ko Pilipina, kaya marunong din ako mag-Tagalog. Sabi ko na nga ba ikaw yun Upo ka, upo ka. Maybe gumamit ka kasi dito sa picture. Ikaw din naman Ang bali ng itsura mo dito sa litrato May nunal ka pala. Saka kulot ang buhok mo rito. Tapos naninigarilyo ka pa. Ayaw mo? Hindi. Okay lang. Kaya lang parang asiwa ka kasi. Mas maganda yung natural, di ba? Kala ko kasi magugustuhan mo. Turn off ka na. No way. Maganda ka pa rin. Magandang maganda. Nay, tingnan mo. Ang dami niya sa akin binili. Nay, mga imported na tsokolate. Baka naman akala nun, gutom na gutom tayo sa ganito. Ngayon lang naman yan At saka hindi ko naman hiningi, Nay. Binigay niya ng pusa. Eto pa! Perfume! Mabang-bango niya, Nay. At ang mahal, Para sa akin to. Marami pa dito. Nay, alam mo, gustong-gusto niya ako. Ang sabi niya sa akin, kung gusto niya maging asawa, Pilipina rin. Di ako yun. Makakasalan niya ako at dadali niya tayo sa Amerika. Anak, huwag kang manguna. Wala pa naman Basta, Nay. Pag nasa Amerika na tayo, hindi na tayo maghihirap. At ang unang-unang gagawin ko doon, ipagagamot kita sa mga espesyalista. Ewan ko sa'yo, anak. Hindi ko alam kung matutuwa ako, natutuwa ako, o parang natatakot ako para sa'yo. Nay, alisin mo na yung takot mo. Hindi siya masamang tao. At makikita mo siya bukas, pupunta siya dito. Kaya dapat mag-ayos tayo ng bahay. Maaga akong gigising, mamamalengke ako. Ako magluluto. Para man malaman niya magaling ako magluto at hindi siya magsisisi sa pagpili sa akin. At saka, bibili ako ng bagong kortina. Hindi pa naman sweldo Mangungutang muna kay Claire. Pababayaan may alikabok yung mesa. Oo, ito nga. Pag-iilinis mo, baby. Yan na ako, Nay. Nandiyan na yata. Nay! Nay, may tsura ko. Oo. Hello? Hello? Are you Olive's mother? Yes. Come in. Mano po? Ay, Mano po, marunong ka pala mag-Tagalog Ay, come in. Olive, ito na. Hi. Ma, si Rudolph. Hi, mother. Yeah, I know. Nagmano na nga sa akin.
Oh, by the way, this is for you. For me? Mm-hmm. Thank you, thank you. Ay, ano kaya ito? Makeup kit yan. Mag-makeup ako? Ay, sit, sit, sit. Here, here, sit, sit, sit. Ay, naman o. Oh, para namang aso si Rudolph ko imbitahin niyo. Oh, ito naman hindi. Sit, sit. Ako nagluto niya na. Talaga. Alam mo, ito naminis ko eh. Sige, sige, kain na, lalamig yan eh. Oo, oh. Kayo na. Eh, thank you, thank you. Sige, kain na. Sige, para ako senyorito dito eh. Sumabay ka na, Olive, sumabay ka. Sumunahin. Masarap yan, si Olive nagluto niya. Ako na, ako bahala. Siyensya ka na. Kaya naman ito para. Hindi, okay lang yan. Sige, sige. Ayan, ano, ako masarap yan. Ito, alam ka nang inis mo to. Ano gusto mo, ulo, buntot? Kahit ano. Ha? Ito, ito, ha? Ang lalaki ng hiyo kumain ka. Sige na, sige, sige. Sige, sige, kain na. Ay, naku. Ano yung mga lalaki ito? Pasensya ka na. Kumain ka na rin. Oo, sige, sige, sige. Sa lahat nagdaman yan. Sige, kain, kain. Sige, sige, Mom Yana. Ikaw, ako na bahala sa sarili ko. Kain na kayo. Ako. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Olive. You know what I'm here for. Alam mo, nakakalungkot kasi yung pag umuwi ka ng bahay, wala kang dinadatnan. Mahusay naman ang estado ko sa buhay, eh. Wala akong pananagutan. Olive, handa na ako lumagay sa tahimik. Ayoko na maghintay. At ikaw na ang gusto ko. Hindi mo pa ako masyadong kilala. Konti nga lang ang oras ng pagsasama natin, but I can tell. You have a beautiful character. Salamat. Pero tatapatin din kita. Alam mo naman siguro ang kalagayan ko sa buhay at na pamilya ko. Ayoko sanang isipin mo na ginagamit lang kita. Pero kailangan ko ng katulong sa buhay. Nag-iisa rin ako eh. Hindi naman panggagamit yun eh. Lalo na kung may pagmamahal. Pagtutulungan yun. Ako, Olive, gagawin ko lahat ng makakaya ko para ibigay sa'yo ang anumang kulang. Ang kapalit yung mamahalin mo lang ako. Pwede kaya yun? Hindi kita mahal. Kasi, hindi ka rin naman maniniwala, di ba, kung sasabihin kong mahal kita ngayon. Pero sa tingin ko, hindi ako mahihirapang gawin yun. Sigurado ako liligaya ako sa pili mo. Lumalabas na parang mail order bride si Olive sa kanyang pagkakakilala kay Rudolph sa pamamagitan ng pagsusulatan nila. Maraming ganitong eksperyensya ang mga kababaihan dito sa atin. Ang iba ay lumiligaya, pero ang iba naman ay hindi. Lalo pat pareho ang mga kinagawiang pag-uugali. Pero handa naman pareho sina Rudolph at Olive na mag-adjust sa isa't isa. Kaya nga lang ay hindi naging lubos na tapat si Olive. Pinakita ko na yung babagay sa'yo. Ito, ganito yung pinagawa ko noon. Long sleeves pero plunging neckline.
Ay, mapagid ba naman sa akin yan? Oo naman, ano, lalo lalabas yung ganda mo at maraming hahanga sa'yo. Kaya lang, alam mo, ayoko nga sana yung maging pansinin. Ang iniisip ko, civil wedding lang eh. Alam mo na, ayoko maraming tao eh. Tsaka madali na yung civil wedding, di ba? Dahil sa munisipyo na ako nagtatrabaho. Si Rudolph lang naman may gusto sa simbahan. Baliktad ka naman. Yung lalaki pa naghahabol ng kasal sa simbahan. Eh, kung maaari nga sana, walang makaalam. Bakit? Tatakot ka ba sa kahapon mo? Alam mo, Olive, ayoko nga sanang sabihin sa'yo, pero ganyan din ang pakiramdam ko eh. Para ako natatakot para sa'yo. Eh, paano kung bumalik si Ernie? At saka, bawiin ka. Kailan niyo babalak magpakasal? Eh, yung original na plano namin, pagkatapos ng Pasko. That will be fine. Marami ho kaming available dates dahil kadalasan bago magpasko maraming nagpapakasal. Eh, kumusta yung December 28? Is that alright with you, honey? Wala bang mas maaga? Meron ho, 26, pwede ba? Mas maaga, para maganda. Naku, puro puno na ho eh. Depende na lang kung may magba-back out. Sigurado ka ba? Tingnan mo, check mo. But so ba? Bakit masyado naman maaga yun? Remember, I have to invite my family over. Baka hindi sila makarating. Eh, gusto ko kasi sa Pasko, kasal na tayo. But we're already as good as married. Di ba na yung legal? December 18. Ah, sige. Kukunin ko yan. Okay. That's too early, di ba? Di, okay lang yun. Gusto ko yun. Anything wrong ba? Nothing. Gusto ko lang maniguro na wala na nakakapikot pa sa'yo. I'll be inviting all my cousins from Bacolod. Siguro mga 10 yung mga yon. Plus my friends from Makati. So all in all, mga 35 people. I count. What have you listed? Only one. Si Claire. One lang? Why? Don't you want the world to know that you're getting married? Eh, gusto ko simple lang. Nakakinahihiya mo lang ako. Hindi. Eh, aminin natin na magkaibang mundo natin. Hindi ka naman nila kilala. Oh, edi, mahiki-chismis lang yun sa kasal natin. Diba? Tsaka ayokong guluhin nila yung isang okasyon na sagrado para sa akin. Ako na. Andali. Kuha mo dito. Alat na kalat na balita. Kakasal ka na raw. Hindi mo man lang ako iniimbita. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin. Baka nakakalimutan mo, asawa kita. Hindi mo ako asawa. Di ba may asawa ka na bago tayo ikasal? Kaya walang bisay. Olive, may problema lang ako. Natalo ko sa sugal eh. Kailangan ko 10,000. Parang pwede mo ako matulungan. Wala akong pagkukunan. Wala kang... Anong wala kang pagkukunan? Kala ko ba mayaman yung mapapangasawa mo? Ikaw rin. Magpapalit mo ba yung pagkakataon na makapag-asawa ka sa 10,000 lang? Olive? Anything the matter? Can I help? No, he's just leaving. Ang nga pala si Ernie, pare. Kaibigan ko. Hindi mo siya hihain sa kasal natin? Hindi rin ako pwede. Kahit gustuin ko man eh. Uwi kasi ako Marinduque eh, bago magpasko. Salamat na lang. Sige, makita na lang tayo. Bibigyan pa rin kita ng imbitasyon, baka magbago pa isip. Sige, hintayin ko. Mauna na ako. Sige. Pasensya ka na kung pati mga alahas mo ng dalaga ka pa napasama na dito. Baliwala na sa akin yung anak. Huwag mo na akong tindihin, matanda na ako. Kaya lang,
yung mga alahas mo, yung baka hanapin ni Rudolph. Hindi naman ho siguro. At saka, hindi naman masyadong kamahalan ng mga ito, kaya hindi naman siguro masyadong mahalaga. Pero, bigay na sa'yo yan eh. Kahit na, wala naman ho akong pagpipilian. Nahihiya na akong lumapit kay Claire, lagi na lang. Di bali na ang mga ito mawala, kesa naman po si Rudolph. Yan na ang kinatatakutan kong sitwasyon, anak. Alam mong darating yan. Kaya nga po ako naghahanda. Paano kung bumalik pa siya? Hindi na babalik si Ernie. Dahil ikakasal na kami ni Rudolph at wala na siyang magagawa para mabago ang sitwasyon. Hindi pwedeng mawala sa akin si Rudolph. Ang sa akin lang naman ay pagpapaalala lang. Hindi naman siguro tama yung pakasal ka kay Rudolph. Dahil magagamit mo siya para makaahon tayo. Anak, hindi ka rin liligaya. Kung mananatili ako sa bahay na ito, hindi rin ako liligaya. Para sa iyo ito, Inay. Dadaling kita sa Amerika, ipagagamot kita doon. Hindi kita iiwan dito. Sa palagay mo kaya, kayang pasanin ng konsensya ko na nanggamit tayo? Ginagamit rin niya ako. Ikaw din ang inaalala ko, anak eh. Ang sarili mo, kaya mo ba na makisama sa isang taong hindi mo mahal? Inay, ang pag-ibig na tututunan. Pero ang gutom na tiyan, mahirap pagsanayan. Maraming salamat, ha. Wala naman akong balak guloyin yung buhay mo, eh. Makakamot lang ako sa konting grasya mo. Wala pa akong grasya, Ernie. Huwag kang magbilang. Kailangan ko lang, eh. Wala naman matitira sa akin dito, eh. Pamabayad ko lang ng utang, eh. Tigilan mo na yung pag-iinom mo tsaka yung pagsusugal. Tigilan. Paano ko titigilan eh? Wala naman nagbabawal sa akin. Si Marisa. Marisa? Ewan ko ba nung... Alam mo nung naghiwalay tayo, binalikan ko siya eh. Kaso, ewan ko ba? Ayaw talaga umandar ng relasyon namin eh. Alam mo kung tinuloy lang natin yung atin eh. Alam mong matino na ako ngayon eh. Huwag na nating balikan ang isang bagay na pinilit lang. Swerte rin ng lalaking yun eh. Kapalaran na ng iba na agaw pa eh, no? Maghanap ka ng sarili mong kapalaran. Ernie, tulungan mo naman sana ang sarili mong magbago. Ayaw mo. Pilitin ko magbago para sa'yo. Olive, baka pwede naman mahalikan kita. Pamamaalam lang. Ilang araw na lang ikakasal na ako kay Rudolph. Gusto kong maging malinis para sa kanya. Ilang ang kaya kong ipalit sa mga kabutihang binibigay niya sa akin. Thank you.
taking her so long? Eh, alam mo naman yun eh. Basta magkasama sila ni Claire, eh, masyadong napapasarap ng kwentuhan. Walang katapusan. Kaya nagtahanan na yun? Naku, hindi naman magagawa ni Olive yun. Hindi. Nay, do you think Olive loves me? Ha? Oo! Ang ilan na ba ako sa naging boyfriends niya? Boyfriends? Ewan ko, hindi ko alam. Kasi pagdating sa mga bagay na ganyan, hindi naman ako nagtatanong eh. Bakit mo naman naitatanong? Natatakot kasi ako na eh. Hindi ko pa siya ganong kakilala. Hindi rin kami ganong katatag. Pwede pang magbago ang isip niya. Ewan ko, pero paano kung magbago nga? Siyempre, masasaktan ako. Pero kakayanin ko. Siyempre, doon siya kung saan siya maligaya. Pero alam niyo na, she's really everything I hoped for in a woman. That's why I can't risk losing her. Hindi na siguro ako makakakita ng katulad niya. She's different eh. She takes care of me. That's why I guess she loves me too. Mahal na mahal ko talaga siya. Tsaka ako naman, hindi naman ako naghahanap ng kung ano-anong katangian eh. Sino ba naman ako para magyabang? Hindi naman ako perpektong tao. Diyan na yata. Sandali lang eh. Ikaw ang lahat ng sinabi mo kay Inay. Hindi ko alam na gano'n mo ang kamahal. Nakasal din sina Rudolph at Olive bago magpasko. Naging usap-usapan yon sa bayan nila, lalo na ng mga nakakaalam sa nakaraan ni Olive. Mabuti na lang at hindi mausyoso si Rudolph at hindi niya nalaman ang tungkol kay Ernie. Naging masaya naman ang pagsasama ng dalawa at binalak nilang manirahan sa Amerika. Sa dalawang nagmamahalan, mabilis dumaan ang isang taon. Unang anibersaryo na ng kanilang kasal. Magpapasko na naman. Hindi ko akalain na makakatagpo pa ako ng kagaya mo. Ako rin naman eh. Where have you been all my life? Sana wag mong dumating ang pagkakataon na iwanan mo ako. Hindi mangyayari yan. At kapag nawala ka pa, saan ako pupunta? Meron ka bang naiisip na pwede kong magawa para iwanan mo ako? Insecure kasi akong tao eh. Siguro pag nalaman kong meron kang iba, o kaya yun, meron kang nakaraan, tapos mabaaligid-aligid pa rin. Malagay ko yun, hindi ko makakaya yun kasi lagi kong iisipin. So I guess, imbes na masira yung ulo ko, we just have to part ways. Right? Did that ever happen? Hindi. Oo nga pala. Pinaayos ko na yung mga papeles natin. Kaya
Kaya after New Year, pupunta tayo sa Amerika. Paano nanay? Eh, di kasama. Pwede? Oo naman. Pinaayos ko na yung visa niya sa embassy. Totoo ba ta? Totoong totoo. Olive, hindi ka na ba mapipigilan? Matagal ko nang hinihintay to, di ba? Ngayon, nandito na. Hindi ka mapapayag mawala pa. Eh, sigurado ka bang mahal mo si Rudolph? Alam mo, naiinis ako. Lahat kayo, ganyan ang tanong. Siyempre. Talagang mahal ko si Rudolph. Walang halong kaplastika niyan. Kahit nga siguro hindi na niya ako darin sa Amerika eh. Kahit dito na lang kami tumira. Mamahalin ko pa rin siya. Hindi, alam mo, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pagmamahal. Ang sarap eh. Yung mang hindi ka nagkukutom, hindi ka nagkahanap. Basta nandyan lang siya. Naku, talaga. Tapos masasarap pag may baby na kayo. Oh, syempre. Diba? Ayaan mo. Kaya kwentuhan agad kita pag napalabis na. Basura na to. Ha? Kumusta ka na? Yeah. Oh, hindi lang ha. Oh, first baby mo ha. Hi, yeah. Bro. Adiyan ka na pala. Saan ka pumunta? Rudolph, pakinggan mo muna ako. Olive, I told you I need time to think. Please leave me alone. Makinig ka muna sa akin, Rudolph, please. Bakit? Ano na naman kasinungalingan yung sasabihin mo? Hindi kita niloko. Oo, kinasalaw kay Ernie noon. Pero walang visa yon dahil hindi naman kami nagsama. Kagustuhan lang yun ng mga magulang namin. At saka wala ako sa kanyang pananagutan dahil bago kami ikasal, meron na siyang asawa. Rudolph, yung kasal natin, yun ang totoo. Maniwala ka. Olive, na-insulto ako. Na-insulto ang pagkalalaki ko. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito tapos ikaw pa sasakit ng loob ko ng ganyang katindi. Pag nalaman to ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko, ano sasabihin ko? This is really embarrassing. Rudolph, hindi kita gusto nasaktan.
Mahal na mahal kita. Please, maniwala ka naman, no? Hindi ko na alam kung anong totoo. Di ba sabi mo sa akin, mahal mo ako? Sana patawarin mo ako nito. Sa akin ni Olive. She literally trapped me. Ganun na nga lumalabas. Can I do? Do I have any obligations? I hate this. Wala kang obligasyon kay Olive. Simula't simula pa lang, walang bisa ang kasal ninyo. May asawa na siya. You can file a petition in court to declare your marriage void for being bigamous. Wala siyang habol whatsoever. Wala. Umantog sa husgado ang kasaysayan ni Olive at Rudolph. Hiniling ni Rudolph sa hukuman ay deklarang walang bisa ang kasal nila ni Olive dahil si Olive ay kasal at may asawa na. Sa pagnanasang maitali pa rin niya at huwag mapakawalan si Rudolph, sinalungat ni Olive ang petisyong ito. Sinabi niyang siya ay wala pang asawa nung kinasal siya kay Rudolph. Sapagkat ang nasabing unang kasal niya kay Ernie ay ang siyang walang bisa dahil ito'y puwersahan lang at si Ernie ay may unang asawa bago pa siya ikasal dito. Ngunit hindi sumang-ayon kay Olive ang Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, kahit ipalagay pang ang unang pag-aasawa ni Olive kay Ernie ay puwersahan lang o kahit na nga ang kasal niya dito ay hindi nagkaroon ng bisa sa simula't simula dahil si Ernie ay may asawa na, kinakailangang ang mga nasabing kasal ay ideklara pa rin ng husgado na walang bisa. Kung walang deklarasyon ang husgado na ang kasal niya kay Ernie ay sadyang walang bisa, si Olive ay tinuturing pa rin ng batas na isang babaeng may asawa na noong magpakasal siya kay Rudolph. Kaya't kung sa mata ng batas siya ay may asawa na, ang pagpapakasal niya kay Rudolph ay walang bisa dahil ito'y bigamous. Bago sana niya pinakasalan si Rudolph, nagpetisyon muna siya sa husgado na ideklarang walang bisa ang kasal niya kay Ernie. Dahil sa kanyang naging kaso, natutunan na ni Olive na hilingin muna sa husgado na ideklarang walang bisa ang kasal niya kay Ernie bago siya magpakasal muli kay Rudolph. Natutunan din ni Olive na ang tao ay hindi dapat magsinungaling dahil sa pag-ibig, na ang pagsisinungaling ay bunga lang ng takot. Takot na mawala ang isang bagay na ating gustong gusto. Takot na malaman ang katotohanan. Kaya't mula noon, iwinaksina niya ang takot na ito, sapagkat nalaman niyang ang katotohanan lamang ang magbibigay laya sa kanya, na sa pagiging tapat na kasalalay ang tunay na pag-ibig, na ang katapatan lamang ang makapag-aalis ng anumang hangganan sa itatagal ng panahon ng anumang pagsasamahan. Ito lamang ang pagsasamahan o relasyon na dapat ipaglaban mo. Anak, sasalubungin mo ba ang bagong taon ng ganyan? Nay, naaalala ko lang po yung last year na nandito pa si Rudolph. Talagang ganun. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Pasensya na po kayo kung walang nangyari sa mga pangarap natin. Lalo na yung pangako ko sa ipagagamot kita sa Amerika.
sanay naman ako sa hirap eh. Ikaw lang naman ang nangangarap ng sobra, kaya ka nasasaktan. Alam mo anak, wala naman tayong dapat naasahan eh, kundi sarili natin. Hindi siya naman. Dahil ang sarili natin ang siyang magpapalakas sa atin. Nahihiya ako. Nagkamali ako sa mga pangarap ko. Kahit ilang beses ka pang magkamali, patatawarin pa rin kita. Anak kita at mahal naman. Magandang gabi po! Happy New Year po, Nay! Happy New Year! Olive! Kumusta na? Eto, mabuti. Nalungkot din ako doon sa nangyari. O pa naging dahilan. Sorry, ha? Wala na yon. Nangyari na yung nangyari. Siya nga pala, bago ko makalimutan. Sorry ko na pala itong perang hinaram ko. Huwag na, hindi na kailangan. Ay, hindi! Ang utang, utang! Tsaka, okay na naman ako ngayon, eh. Ganda na yung takbo ng buhay ko. Sabi kong I'm on the right track now. Kaya maraming maraming salamat. Salamat din. Masaya ako para sa'yo. Siya nga pala, mauna na ako. Sundin ko pa si Marisa eh. Oh, nagbalikan na kayo? Eh, hindi. Nag-usap pa lang, pero sana. Good Sige, luck. Mauna na ako. Nay, Happy New Year. Happy Olive. New Year din. Okay. Sige ah. Bye-bye, Happy New Year. Sige po. Happy New Year! Ay, nako. Ang buhay talaga, Nay. Nakakatuwa. Nakakatakot. Nakakagulat. Hindi mo alam kung saan ang simula at kung saan ang wakas. O, sige. Umpisa mo na nga ito. Para sa mga kamag-anak na darating. Sige, bago silang dumating. Galing naman ito, Nay. Ibigay mo yan kay Melody. Happy New Year. Si Rudolph ba yun? Oo. Si Rudolph nga. Just another night, that's all.